Hello guys, maganda pong umaga. Ito po nga pala ang part 3 po ng video ko po sa ginagawang Eco Park po dito sa dating landfill po sa Cagayan de Oro City. Ito po yung blueprint po ng Eco Park po na ginagawa po ngayon. Ito po yung blueprint na ginagawa po ngayon dito sa lugar namin. Tika, isa dyan. Yan po. Ayan po. Pag matapos po itong Eco Park na dinevelop po dito sa aming lugar sa Cagayan de Oro po, ito po yung magiging hitsura nyo po. Wala po pa po kasi ako masyadong information po kasi hindi po pwede kausapin po yung mga architect at saka engineer kasi masyado po silang busy, kaya ito lang po muna ang ipapakita ko po sa inyo. Sige po, mag-ikot po muna tayo po dito po sa area. Okay, tali na dyan. Pare! Sige po, agian dira pa? Na? Dira? Agian. Dira ba? Muna, agian ay? Oo. Ayan po, yung mga heavy equipment po ng contractor po. Ayan po. Lay po, samahan niyo po akong mag-ikot. Pasensya na po kayo sa Tagalog ko kasi Bisaya po ako eh. Sana po maintindihan niyo po. Okay? Let's go. Magmo-motor po tayo. Ay. Ay, pakita. Dito ra. Oh. Street lang niyan, babayaran lang ni. Pare! Salamat. Diyan sa gano'n. Ito ba? Ito ba? Ano? Okay guys, akyat po tayo dyan sa medyo maliit po na bundok para makita po natin yung gitna. Sana po hindi tayo papagalitan ng security guard dito. Pero okay na po siguro kasi government property po ito, public po ito. Okay. Ano pa tayo sa deep na po. Ayun. Okay, bababa muna po tayo para po mag-ikot. Ano po mga friends. Ilan po guys, akin na. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang mga kaganapan po na nagaganap dito po sa ginagawang Eco Park po. Ayun po. Op, medyo po. Ayan, nag-focus na. Ayan po yung crawling excavator po. Siya po yung nagpapaganda sa daan po at nilalagyan na po nila ng lupa po yung mga basura. At yun naman pong isang bulldozer po, siya po yung nagpapatag. Okay po, at yung nakikita nyo naman po sa dulo, i-zoom in po natin. Uy, medyo malayo pala, baliktad, ayan. Yun pong nasa dulo po, dun po yung farm namin, maliit na farm. Kakatapos ko lang pong nagpapakain ng mga baboy po dun. Actually po, pauwi na po ako sa bahay at bigla ko pong naisip na mag-video po sa part 3 po ng Eco Park. Kaya ito po, mag-iikot-ikot po muna tayo po. Ayun po yung pong mga dump truck, yun po ang naghahakot ng lupa po. Hindi pa po sila na nag-uumpisa pong maghakot kasi inuuna po nila po yung daan, pinapatag po nila. Lahat po yung nakikita nyo po, kahit itong inaapakan ko po ngayon, basura po ito, dati po. Ayan po. At yung naman mga damo, mga puno, mga 4 years na yata yung tumutubo dito.
Okay guys, ikot po muna tayo. Ups, yeah. Ayun po, yun pong mga taong nagtatrabaho, yan po. Yan po ang tinatawag nila na rotunda. Yan po ay pang senior citizen po daw kasi po malapit po yan, malapit po. Yan sa entrance po ng Eco Park First Gate. Yan po yung First Gate. Kita nyo po yung may sasakyan na puti. Diyan po ang First Gate. At yan naman po yung first rotunda para po yaw, para po lang daw po yan sa mga senior citizen para hindi na po sila mahirapan maglakad. Yung pangalawa pong ano po, rotunda po. At saka yung pangatlo ay magkatabi lang. Dito po yung pangalawang rotunda. Ayan po. Sika lang po ah, ipapo-focus po natin. Diyan po, dito po yung pangalawang rotunda. At saka yung pangatlong rotunda doon po sa may bulldozer po. Okay po. Sige po, maghahanap pa po tayo ng ibang maipapakita ko po sa inyo. Lalabas po tayo dito sa Eco Park po. Paikot po, lalabas po tayo, paikot po tayo doon. Sa papunta po sa farm namin sa kabilang side naman po. Iikot po tayo. Pupunta po tayo, mag-focus ka, tika lang po ah. Yun, lalabas po tayo dito sa Eco Park at pupunta po tayo sa bahaging yun. Kasi hindi tayo makakadaan dyan sa gitna kasi wala pa pong daan. Ang magandang daan po ay lalabas po sa area na to. Tapos papunta po sa farm namin at saka po tayo makarating doon sa daan na yun. Okay, let's go. Okay dyan, hawakan mo dyan. Biju-biju mi pare ba kay para na air membranes. Yawa ng luwa. Pasensya na po. May plema po sa bunganga ko kaya ay dinura ko po. Sorry po. Excuse me. Oh, why? Dump truck, pumasok na po yung isang dump truck. Hop. Kilala ko po yung driver nito. Si Dais. Tara! Busing! Yan po, nasa labas na po tayo. Kumpong daan na to, papunta na po sa maliit po namin na farm. At wala, yung farm namin ay hindi po sa amin. Busing! Busing farm! Lapit dyan para marinig po ako ng viewers natin. Ito yung farm po namin po ay sakop din po yon sa Eco Park, sa ginagawang Eco Park ngayon pa. Sa pagdating po ng panahon by 2021 po, pag natapos na to po to itong Eco Park ay lalayas na naman po din kami doon kasi yung pinaglalagyan ko po ng mga baboy ko po ay hindi po sa akin at hindi po sa amin. Sa ang mamay-ari po yun noon ay ang government property po. Pero siguro po may rehabilitation din po kami. Ililipat rin po siguro kami ng tirahan. Pero okay na rin po yun kasi hindi naman sa amin yung lupa na yun. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Pasensya na po sa video po namin. Medyo maalog po kasi ang motor po namin masyado nang luma. Wala na po, hindi po masyado yung shock niya maganda. Kaya po napakalikot.
Okay po, dandaan lang po muna tayo. Ito po, ito po ang nadaanan po natin. Gagawin po itong simento. Baka next month, lalagyan na po ito ng mga balas, graba at pitisunin. Medyo matagal pa po ito. One year, mahigit one year daw po ang paggawa nitong Eco Park. Okay. Oh, dandaan. Woo! Ito po, ito po talaga dati po, basura po lahat ito. Pero ngayon, mga damuhan na at saka mga lupa na itinampak po. At saka po, ano po, wala na po siyang amoy. Hindi na po mabaho kasi po matagal na po yun. At saka nilagyan na rin po ito ng chemicals na para lahat po ng bakterya ay mamatay po. Pupunta po tayo doon. Ayan po, mag-iikot po tayo, bababa po tayo. Sige, hawak po ng mabuti. Dati po, mag-seatbelt po tayo. Dati po, hindi po ito nadadaanan ng kahit ano, motor single o motor sidecar o sasakyan dahil po punong-puno po ng basura at saka talaga po hindi makadaan. Ngayon po, tinambakan na po ng lupa. Kita nyo naman po, pupunta po tayo doon sa dulo para po makita nyo po na madaanan na po. Ayun po, ito po yung mga bahay-bahay dito. Ay dati po yung mga garbage scavenger po. Kasama din po nila ako dati po. Nag-garbage scavenger din po ako. Kaso lang, may tumulong taki na makapasok sa isang mall po dito sa Cagayan de Oro. Kaya po tumigil na po ako sa pag-garbage scavenger po. Lahat po na nakatira po dito ay i-relocate po yan ng government po. Kasi ano po ang sabi po ng taga City Hall po dito sa amin sa Cagayan de Oro ay babakuran po daw ito buong Eco Park po. Medyo mataas po yung bakod kaya po ready po relocation na po silang lahat. Kami po iwan ko po, hindi pa wala pa po kaming info kasi yung nanay ko po napakatapang po. Ayaw niyang lumipat. Pero decision po yan ng nanay ko. Pero wala po kaming magagawa kung gobyerno na po talaga ang may gusto na ilipat po kami. Sige po, patuloy po tayo. Punta po tayo doon sa My Crawling Excavator. Dito po tayo dadaan. Okay, let's go! Let's go! Anong ahoy kami go? Aw, nagbidyo-bidyo ko dito rin ko. Okay guys, punta tayo doon. Mag seatbelt para hindi mahulog. Yan po. Yan pong operator ng crawling excavator po ay kilala ko rin po yan. Yan po si Peter. Kapitbahay po namin yung naging asawa niya po. At mabait po yan na tao. Okay. Boss Eng! Nag-video-video me! Okay po! Ayan po! Lahat po na nagtatrabaho dito po ay halos kaibigan ko po kasi hindi po ako masamang tao. Sasabihin ko lang po sa inyo na hindi po ako naninigarilyo, hindi po ako umiinom at lalong-lalo na hindi ako nagdudroga po. Okay po. Sige po, tuloy po tayo. Ayan po. Doon po kami kanina po nakatayo. Doon po. At yun pong mga gumagawa ng Eco Park po. Sige po. Ikot po tayo, balik po tayo. Baka makita po tayo ng security guard na nagliliwaliw dito eh madisturbo po yung mga nagtatrabaho. Balik po tayo, doon po naman po tayo sa ibaba. Sure yan. Wow, ayun po, yan po ang pangatlong dyan pa rin sa baba dyan. Yan po ang pangatlong rotonda. Ginagawa na po ng bulldozer po, ayan po. Sana po pag matapos po itong Eco Park dito sa amin sa Cagayan de Oro, bumisita po kayo dito. Marami pong magagandang tanawin po dito pag matapos po ito. Okay po, tuloy po tayo sa kabilang side po. Okay.
Yan po, yung nakikita nyo po, mga basura po yan dati po. Pero ayan, hindi na po yan mabaho kasi disinfectant na po yan. Binuhusan na po yan ng mga chemicals. Okay. Okay, doon naman po tayo sa baba. Okay. Seatbelt kasi malubak ang daan. Okay, salamat nga po pala dito sa kasama ko po. Ito po yung gwapong-gwapong bata po. Yan, ang pangalan po niya ay John Wells. Actually po, siya po ay anak ko po. Nahihiya po siya magpapakita sa camera kasi hindi pa daw po siya naliligo. Baka makita niyo ang mukha niya. Pero kamukha po ko po siya, mga boss, mga ma'am. Pareho po kami mga pangit. Okay po. Dito naman po tayo sa kabila. Agar! Pasensya na po kayo sa madindrin dyan para madunggan nila. Pasensya na po kayo sa ano, sa busis ko po. Wala, hindi po, hindi pa, ano po, pasensya po, sorry po, wala pa po kami ano, mic. Katulad po ng mga ibang vlogger po na may kaya po, na mayroon pa silang buya mic kami. Wala pa po, cellphone lang po yung ginagamit namin. Sige po, mag-iipon po kami para po next video namin po. Para po sa next video namin po. Diyan. So dyan o. Ayan po. Dyan po yung mga dating. Kahit ngayon po, ang trabaho nila po ay kahit ngayon po, ang mga trabaho po nila ng mga tao dyan, mga kapitbahay namin sa ngayon po ay nag-garbage collector din po sila. Patuloy po, nagpapatuloy din po sila sa kanilang hanap buhay na garbage scavenger. Pero okay naman po yun, kahit ganun po ang hanap buhay nila, eh marangal naman po, hindi po sila nagnanakaw. Okay po, ano po yung daan. Ayan po. Napakaganda po ng lugar na ito. Ika lang po, may nakita po ako. Yun po pala sa blueprint na nakita nyo kanina na may medyo tubig po. Ito po yun. Gagawin po itong fish pan. Sisimintuhin po to parang swimming pool at lalagyan na yung mga isda po. Sige po, sige lang po, by next month po, baka matapos na po ito, i-video rin po namin. Sa part 4 po, pag matapos po itong fish pan. Sige po, tuloy po tayo po. Ayan naman po, yan po yung dating basura na sinukay po. Medyo maitim na po siya. Pasensya na po kayo sa video ko po, yung sa kumakain po.